Ginawa namin ang dapat namin gawin, nag-usap namin ang mga authorities, siguro alos isang oras ang ipag-usap kami. And eto na po ang nangyari. No? Naibuli namin si Alice po sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kumaalala nito si Sheila Bo at si Cassandra Ong. Yun din ay dahil sa police to police na memorandum at understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ang mga pugatri at iba pang ikinalaman na kulitan sa kanyang masakit ng kituluhan. At kung nahuli na si Alice Go, at gusto ko pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attache na si Malabla at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno, ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para na malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Wayu Vida, si Police Inspector General Krishnamurti, ito po yung kanila na sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Kupo, ang Indonesian Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglatlapag ni Alice Go sa Indonesia. Hindi na nila binitawan kung saan na pupunta si musundan ko. Kunyari, pumunta sa isang lugar, pupunta sa isang bahay, susundan nila, paglipan, susundan nila ulit. Sinanda nila po ng halos more than two weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay ko nito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Naturon, Chief of International Crime Section at Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang magdating po si Alice Go at muna nga para maiharap po ito. No? So, nung umagad na po ang Indonesian authorities, ito po ay sa, siya po ay dineport sa Pilipinas at pindali na po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon na ikuwi na po namin si Alice Go. Yes. Bonus po, kasi may integrated news. Maraming salamat po sa pag-review na po nag-detalye po. Maraming po tayong viewers na nakasubaybay po ngayon. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin. Maraming po pa natin iharap si Desmis Makban Mayor Alice Go. Please remove the mask. Opo. Tapang. Ito po yung inaabangan po natin, no? Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from Mr. Kim Salinas.
Sir, can you open up another picture po ninyo with Mayor Atik, Mayor Harris Tatlo? So, kung saan masaya kayo with GPMP, ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagpa-viral sa yung social media, sir? Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alis, narinig mo? Sabi, okay. Nag-request ako ng Alis na kausapin kami dalawa ni Chief. At sinabi niya na hindi siya mag-address. At sinasure ko siya ni Chief na yung deference, huwag niya alalahanin yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisya. Tapos pinadocument namin para lang malinaw ito. Eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya, siyempre nakatingin ako sa camera ng ganun. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niya. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka na uubuan mo? Yes, Guru Shalim. Kanino, ano yung topic para sa mga sa less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. SING last lang po. Kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Buo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no? Nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang una nag-file ng kaso lamang kay Alice Buo ay BLNG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Maalala nila. Ngayon, ito ngayon tinanggap sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at tinampihan ng DLG. At sinampa po ito at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon ay nasa korte ng Tapas Tarlac. At ang Tapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. Nung ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant. You know? At kanina nga binasahan siya. Sa Erotalo pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda. Kasi makadimanda at ina-aresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Maski na yung gabi lang, ito po siya sa PNP. Siguro si Chief ang makapagsalita na rito. No, at yun naman sa Senado, nung sakali man, kung mag-bebate siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Dahil ganun po kasi ang chief can be very active kung paano ang proseso na pangalari ng polis. Well, what will happen is, kukunin po na we'll feel assured you under the possibility ng PNP ng CIGD natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-serve na na-inform ng court sa RTC, then kung napag-bail siya, then you will like the turnover po natin sa cinema. Kung wala po kong turn up, kung wala po siyang bail, it will be under the positive board ng CIGD ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions, and we are from GMA, Ms. Nipa Rabel. Good morning, sir. Sir, Nipa Rabel from GDOB. Pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Buo, former mayor, nakita kanina habang nung sinundan niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Pero ngayon po, naka-orange t-shirt at sinigitin bar. Pakipaliwanan lang po. At nakaposes po ba siya yung baby na kapanya ng white shirt? Yes, nakaposes po siya. Nakaposes. Magdito po kasi yan yung pagpunta niya rito, binasahan po siya sa aeroplano ng kanyang kaso. Nung kasi nung umalis kami, wala pa akong yung warrant.
ngayong araw na po dumating. So, binasahan ko siya at binag-shot ko siya doon sa loob. Binuhin siya ng medical record, etc. Nag-fingerprint, ano. At doon ako binigay yung CIDG na issue. Sir, thank you very much. Our last question will come from DZRH, Mr. Noji Casas. Isa ba sa inyo? Mayor Harris. Meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved din dito, sir? Ganito lang po yan. No? Kaya importante sa amin na mapunta natin sa Indonesia chief. Kamukha na sinabi ko sa ilang kanina. Wala kami kasiguraduhan makukuha. At ang matigat mo kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice ko, katakot-takot na kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas eh, na dapat makukuha siya ng kapulisyahan. We were given a very tight time limit. Imagine, alam ko na ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung alam ko na naman. Mabuti na lang, sinabi na kami ro na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila ito, kinahabula na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nagkaroon kami ng meeting room. May katanungan mo, bakit meron? Well, yung nga sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw nakatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaki nito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos dito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo, may proseso tayo dito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang police para proteksyonan siya ang kanyang buhay. So, yun ang in-assure namin sa kanya. So what was your reply po din sa pag-encourage niya sa kanya na masabi na totoo? Well, siguro, kanungin ko siya, no? Kanungin ko siya. Pero parang, nakita mo naman yung sa picture niya kanina, parang she got relieved. Alis ka yung answer. Okay, siya po. Wala rin yung lawyer niya. It's under human rights. Commitment na sasabihin niyo, ano, well, yun lang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot. Sabihin yung totoo. Yun lang. We will take care of our security. Sir, pwede mo ba sa pag-usapan ba sa Indonesian swap? May drug lord? Well, eto na lang, ano. Ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. Totoo lang. Napakabigat na mission namin, ha? Napakabigat nito. Ganun ka komplikado ito. Meron pa yung mga swaps sa pagka pinag-uusapan nila yung hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now the 75 years of Philippines and Indonesia friendship. No, itong taon na ito. Nag-coincide pa. Nandung mga si Santo Papa eh. Nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation na ka. Yun ang pinag-usapan na. Okay. Sir, thank you po. Sir, we have one more question from DWI. Sir, nandito ba kung sino po paano po nakalabas at kung mayroon kami taong nasa likod? Hindi na po namin, kasi masyadong mabilis eh, ang pangyayari yung maraming tao kami nga, no? At ito lang, bukod sa King Chief, sa PNP, ando rin po, gusto ko rin pasalamatan, no? Ang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina nila na at last mission accomplished at maibabalik namin sa Philippines. Yun ang pakiramdam kanina. Sir? Yes, sir. So, pwede ko ba kay ex-mayor ko
kung totoo pong nagbangka sila palabas ng Pilipinas. Well, okay, wala kasi siya assistant sa council at anong sana maunawaan ng ating mga kapatayan. Meron tayong tinatawag ng Miranda Rights. You know? Ito yung basta isang tao ay of course ay natasakdal. No? She has the right to remain silent for the image. She has the right to a council. May karapatan sa isang abogado. Anything she says would be held against her. Lahat na sasabihin na ito yung nalito na nasakalita. That basic rights to be held. But, sir, naniniwala ko ba kayo? Meron bang kasi lang? Well, mahirap mag-judge eh. Maraming posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo. Maluwang ang ating ngayon. Yung mga problema namin, napirag-usapan namin sa Indonesia kanina. Dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, badili tayo, maraming tubig. No? Kaya ako nga pala, bago ko makalimutan, Atisco is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas itipinan natin ang cooperation sa kanila. Dalawang kaso na ito, ha? Kay Cassandra O, no? At saka kay Sheila O, mayroon kay Alice. At pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan ng gusto ang Indonesia at Philippines. And from time to time, mag-uusap. No, siyempre, also, divide to that, nag-usapan na ito dito, Indonesians. Yeah, I just want to add to you here. Secretary, no? What happened to the Nabulis is because of mutual agreement, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami nag-inahabol po namin, Secretary, kasi wala naman siyang kaso. Hindi siya, wala siyang kasong, kasong criminal and sa only concern. Kaya yung inahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talaga ng criminal case. So what happened, inahabol ko namin and at least kahit na paano na makusapan sila to take care of dun sa ano natin. And kaya nga, nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan rin yung Indonesian National Police, kung paano na i-hold na matagal. At don't have me, I just want to add, no? Kaya nag-smile ka muna. In the first place, wala siyang kaso from the times. During the time na paalis na kami sa airport, we received yung warrants of arrest coming from the RDC and the airline. But the rest is more of yung babae, confiding at us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nag-ahod siya ng deadlet, yung mga problema niya. And it so happened na nakuha na kami ng picture, maybe I told them kung sino kumuha ng picture, but it's more of na talaga. Nagutuwa siya talaga ng iba yung person na makikita si Katari natin and he feels comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of what sabi natin, cooperation ang nangyari po dito. I just want to add, no? Ang nangyari kasi dito, it's a coming from, kaya nahihirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore. So, paikot-ikot. And they took, at sabi ko nga, it's a really a bad choice. Chance na talaga nakuha nila. They took a visa to they opened up one of the houses na nandun yung tatami siya. Kaya yun po yung nangyari sa tama po yung sasabi nila. It's really a form of mutual agreement between us. Kaya lang nga, sinasabi nga ng Indonesian National Police, you have to go there right away because they have no case. We cannot hold them for quite a while, more than 24 hours. So po yun, ito po yung kaibig nangyari sa kay Alice Go. Sir, thank you very much. Idadagdag ko lang, no? Ano na sa mga nakikinig mo? Napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan mo. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, yung International Police, ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, nasasaling pwersa yan. Kung anong nangyari dito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa'yo.
lugar na ito. Talaga magtutulungan kung po ang napakaso po na. Sir, thank you very much. Thank you very much. We have last one question for you. Secretary, good morning. Lian from Reuters. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed further? Well, actually, yung swap na sinasabi ninyo is that hindi napag-usapan eh. No? It was just bypassing lang na sinasabi lang nila niya. I think as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is us, no? Hindi nila kinukonsider. Pero it was never the basis itong pagbalik kay Alice. Hindi dahil kay swap. I want to make that very clear. It's because of that. It's because of the deportation. Okay? One last, sir. Joanna Balearan from GT Press. Sir, as for you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader of the crimes that she... Oh, teka muna, do not put words into my mouth. Sige lang ang sinasabi ko. Sinabi ni Alice, nakatapot siya sa buhay niya at kaya siya umalis sa kanya. No? Natapot siya, siguro natapot siya. Sabi namin, kapatapot, sabihin mo lahat at poproteksyonan ka ng polis ang buhay mo. Ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple. Importante, malaman natin ang totoo na nangyari dito. Importante na rin, sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Sa pekado siya, as far as the field is concerned. Sir, is she a Chinese fighter? I'm not sure. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ko ang nationality nito. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa video. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan.